Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang kabayo. Naghahanap ng isang tao na karapat-dapat na sumakay sa kanya. Nilapitan daw po itong kabayo ng isang magsasaka. At tinanong ng magsasaka sa kanya, "Gusto mo bang maging kabayo ko para magtanim sa bukid?" At sumagot po itong kabayo, sabi niya, "Isa akong malakas at marangal na kabayong pandigma. Pagkatapos gagawin mo lang akong simpleng trabahador sa bukid, ayoko," sabi po ng kabayo. At umalis po ito pong magsasaka. Sumunod po dumating ang isang nagtitinda at tinanong ang kabayo, "Gusto mo bang maging kabayo ko?" Sumagot po ang kabayo, sabi niya, "Isa akong marangal na kabayong pandigma. At pagkatapos gagawin mo akong tagahila ng iyong mga tinitinda, ayoko," sabi po ng kabayo. At umalis po itong mamang nagtitinda. Sumunod po dumating ang isang kawawang sundalo. At tinanong ang kabayo, sabi niya, "Gusto mo bang maging kabayo ko?" Pagkatapos sabi ng kabayo, "Hindi mo ba nakikita na isa akong marangal na kabayong pandigma? Pagkatapos isasama mo ko sa mga walang kakwenta-kwentang mga laban, ang dapat sasakay lang sa akin ay isang hari, isang emperador." At biglang iniwan ng sundalo itong kabayo. Biglang dumating ang hari at nakita ang napakagandang kabayo. At tinanong siya, "Gusto mo bang maging kabayo ko? Dahil ikaw na ang hinahanap kong kabayo." At napakasaya po nitong kabayo. "Opo." Pero tinanong siya ng hari, "Alam mo ba ang mga lugar dito sa bansa?" Sumagot ang kabayo, "Hindi po." "May karanasan ka ba sa pagkikipaglaban?" Tanong ng hari. "Wala po," sabi ng kabayo. "Eh anong gamit ko sa iyo?" Sabi ng hari. Sumagot daw po ang kabayo, sabi niya, "Malakas po ako at mabilis akong tumakbo." "Sige nga, pakita mo," sabi ng hari. Bigla daw po tumakbo ng mabilis itong kabayo. Pero habang pabalik siya, siya po ay napagod at napansin ito ng hari. Kaya iniwan itong kabayo. Kung ang kabayo lang tinanggap niyang magtrabaho sa bukid, siya po ay magiging mas malakas. Kung ang kabayo tinanggap niya na magtrabaho para sa nagtitinda, malilibot niya at malalaman ang iba't ibang lugar sa bansa. Kung ang kabayo tinanggap niya na makisali sa mga maliliit na gera, nagkaroon sana siya ng karanasan. Pero dahil hindi niya tinanggap ito, wala siyang nakuhang lakas. Hindi siya nakapaghanda. My dear friends, remember this, that every opportunity in our life is a preparation for greatness. Huwag mong mamaliitin ang iyong mga karanasan. Kahit na sa tingin mo ito'y walang kwenta, huwag mong mamaliitin ang iyong mga pagsubok at problema. Dahil ang bawat karanasan, bawat paghihira, bawat sakit ay pagkakataon yan, binibigay sa iyo ng Diyos, hinahanda ka para sa iyong karangalan. The Lord is saying, whoever wants to follow me must take up his cross, must deny himself, must lose his life. Kailangan nating yakapin ang ating mga suliranin, ang ating mga pagsubok at problema sa ating buhay kung gusto nating makamtan ang kaligtasan at buhay na ganap. Your life will never be fulfilled without suffering. Your life will never be complete without this pain and problems. Kaya huwag mo silang isasantabi. Huwag mong iiwasan ang mga nakakasakit sa iyo. Magpasalamat ka nga pag merong dumadating na problema sa iyong buhay dahil hinahanda ka ng Diyos sa isang malaking tagumpay. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo dahil ginagawa ka niyang mas malakas
at mas matatag. The fullness of life will only be achieved if we are patient with our pain.